mas safety rito sa loob, yung disiplinado yung mga tao eh. Ayos lang. So ano pong masasabi nyo tayo dito sa Dolomite Beach na gawa ni Duterte? Ayan, maliban dun sa ano? Good! Very good! Kayo ba ay kontento sa ginawa niya po? Ayos eh! Nakapakinabangan ng mga tao eh. Mm-hmm. Maganda eh. Kasama pa niyo mga kapon niyo, no? Disiplinado pa yung dalawan eh. Mm-hmm. Wala so, kang maalilahanin ano eh. So taga-Bukid pala kayo, San Andres? Mm-hmm. Then so tayo, nandito na rin tayo. Kumusta naman po? Kayo po ba ay naka-rest po para magbuto? Oo. Sino bang ibubuto natin sa pagka-presidente? Bongbong. Bakit naman po si Bongbong? Eh, ako kasi, naranasan ko rin tungkol sa buhay ng ano ni Marcos eh. Mm-hmm. Tungkol sa buhay ng pamunungkulan ng tatay niya, ayos lang naman eh. Mm-hmm. Labas na ako sa problema nila kung anong problema nila eh. Opo. So, maayos yun eh. Naabutan niyo pala nung panahon ng kanyang tatay, lalo ng mas ano? 65 na ako eh. Opo. So, papayaw naman tatay, baka naman po pwede kang magkwento patungkol kay Marcos yung mga magagandang nagawa niya. Ito, mga nagawa niya nung kasulukuhin, ano, binatilyo pa ako yung, lalo dyan yung cultural, oh, PICC, Pop Arts. Opo. Ang laking, magbabago niya pati yung pag-aaral namin sa eskwela. Katutulungan niya kami, marami rin siya pinagawa eskwelahan. Mm-hmm. Pati mga pagkain namin nun, mga nutriban. Mm-hmm. Saka yun, hindi buto mong daan galawan nun. Mm-hmm. Maski 5 centimos, 10 centimos, nabubusog na ako eh. Papayaw lang tayo ha, patungkol sa Marcelo. Kasi may mga sinasabi lalo itong mga dilawan na sumisira sa gobyerno, lalo kay Bongbong. Ay nung panahon daan ng Marcelo, ay matindi daw yung parang... hindi makatao yung ginagawa ng mga Marcos. Depende sa sitwasyon kasi talagang ang mga usap-usapan ngayon, lalo magkakaroon ng buto, yung kritiko eh, pati yung mga pag-intriga na kasama yan eh. Opo, opo. Pero natural na lang gampanin niya yung ganun. Mm-hmm. Para tumayin kasi grabe yung sitwasyon noon ha. Mm-hmm. Mas malala ang droga noon. Opo. Kaya talagang mga hard drugs ang laban na noon. Mm-hmm. So buti nga ganun eh. Maglahuli patay agad eh, patay na. So, bali mo Marcos po pala kaya? Oo, oh, ibong-bong. Opo. So, salamat tatay sa kunting oras na. Salamat okay, po. Thank you. Ayan. Salamat po tatay. Thank you po. And enjoy po sa pamamasyal. Thank you. Ayan. So, darating ang halalan tatay. Sino po ba ngayon yung susuportan sa pagka-presidente? Si Marcos na rin. Si Bongbong. Ayan. Bakit naman po si Bongbong ang ngayon yung napipisal na gusto nga suportan po? Bakit po? Para lalong gumanda ang Pilipinas. Mm-mm. Bali, ilan taon na po kayo tayo? 68. So ibig sabihin naabutan niyo po yung panahon ni Marcos. O Marcelo. Ayan. So papayaw naman tatay, ano po ba yung mga nalalaman niyo po tungkol ng Marcelo? Kasi ang sinasabi nitong mga dilawan, napakasama daw ng pamilya Marcos lalo na nung panahon ng Marcelo. Papayaw naman tatay, anong maikunti natin? Nung panahon ng Marcelo, tumahimik, nawala yung mga magugulo. Mm-mm. Tumahimik ang bansang Pilipinas. Maliban po din tayo. Sa kanoon, ano, magandang patakbo nun eh, Makoy, kasi mura mga bilihin, marami na ipagawa. Mm-hmm. Mura ang gasolina, mura lahat ang bilihin. Oh. Pero tatay, nung panahon ni, ano, saan po ba kayo nakatira noon? Sa Tonjo. Dito talaga kayo nakatira? 1973. So ibig sabihin na, pero doon ka pa yung pinanganak? Oo, doon lang ako pinanganak, pero dito lumaki. Ayan. So, bali, BBM pala ang inyong susuportan sa darating halalan sa tayo. So, yun, baka may gusto ko yung batiin tatay, yan. Binabati ko lang mga taga-Tondo, mga taga-Bataan, mga taga-Samal, Urane, sa Padrada, Sunsun. Anong pamilya po? Gorospe. Gorospe. And may ganap shout out po sa pamilya Gorospe, lalo na dyan sa may parting Samar. Saan po sa Samar? Samal, Bataan. Hindi, sa parting Bisaya. Tacloban. Ayun. So salamat tatay at enjoy po sa pamamasyal, magandang mga po. Thank you po. Magandang mga rin. Ayan, thank you po. Kumusta naman po ang Dolomite Beach natin ngayon na proyekto ni Pangulong Duterte? Okay, maganda yung project niya. Huwag po kayo sa tubig. Nakakatawa. Dating puro basura, ngayon napakaganda na, napakalinaw na. Opo. The best na project to. Sana ma-continuous pa yung mga magandang pagagandang proyekto.
Oh, so pabor po ba kayo dito sa ginawa ng pag-rehabilitation nitong ginawa? Sobrang pabor na pabor kaysa sa noon na dati ko nakikita na puro basura. So ngayon napakaganda. Napaka-amazing talaga. The best, sobra the best. Ayan, sir, karagdagan na tanong, kayo po ba ay nakarehistro para magbuto sa dati ng halalan? Opo, nakarehistro naman po. Sakali po sir, sino po ang susuportahan natin sa pagkapangulo? Siguro sa akin, para sa akin si BBM. BBM? Marcos? BBM. Bakit naman po siya sir ang inyong napupulso na suportahan? Nakakatuwa kasi, napaka-humble na tao. Tapos sa tingin ko, magaganda na Pilipinas pagka naupo sila. Matutuloy na yung mga gusto nilang mangyari na paunla rin yung Pilipinas. Napakayaman pala ng Pilipinas. Ngayon wala na panahon, na-expose na kasi. Kaya nakakatawa siguro maranasan natin yung tayo naman yung rich. Ayun. Tayo naman talaga yung rich eh. Na bansa. So, that is kong BBM ang mananaan. So ayun na, baka sir may gusto ko yung batiin. Batiin nyo na. Wala naman siguro yun lang. Ngayon pa lang, congrats na ako kay BBM. Ayan. Thank you sir, thank you. Congratulations sa ayan, mga humble royal family. Matunay na rich. Ayan. Thank you po sir. Kamagana ko yata. Thank you po, thank you. Enjoy sa pamamasyal. Thank you po, thank you. Bakit naman po si BBM ang susuportan nyo? Siyempre, pagpapatuloy niya yung project ni Duterte. Okay naman siya eh, wala naman siyang bahay. Sasabihin ng iba, ama niya, siyempre ang kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng ama. Totoo po yan. So, matanong kita, di ba taga-Tondo kayo? Yes. Bakit naman po hindi si God first? Hindi namin eh, ano yun. Kasi hindi pa naman siya ano eh, hindi pa siya hinog. Isang term pa lang siya sa presidente, dapat patuloy niya. Ang pinaunahan, inano niya project dito, hindi muna tapusin niya, bago siya umakyat. Marami pa nga ayusin sa Manila. Hindi, kulang pa yung ginawa niya. Hindi pa sapat ang ginawa niya 3 years. Dapat pagpatuloy niya. Mayor lang muna uli siya. Ayun. Yan, so thank you po. Ayan, baka may gusto ko yung batiin, ma'am. Shout out kay Gemma. Annalyn at Gemma. Ayan. Saan po tayo, sa Balot? Hindi, Tondo. Tondo. Yan, thank you po, ma'am. Thank you. Yan, enjoy po sa pamamasyal. Dito, lalo itong kanto na to, lalo itong ano na to, grabing basura dito. Tuloy na ang basura dito, pero na ngayon, nakaka-proud na naging ganito na siya. Ilang administrasyon ang dumaan, ngayon lang po ito na ano, na naging ano, parang sinasabing magic, posible, pero nagagawa ng gobyerno. So, salamat sa mga nagpatuloy nagpatuloy ng proyekto nito, at sana tuloy-tuloy na to at lalo pang gumanda. Lalo dito sa ito, kasi Manila ito yung ano eh, ito yung puso ng Pilipinas. Nandito po sa Maynila. Ayan. So bali, saan po kayo nakatira sir? Manila? Taguig po kami, pero marami akong kaanak dito sa Malate. Okay, so kayo po ba ay nakarestro? Ayan. Narestrado po ako. Ayan. So nandito na rin tayo. Sino ba ang yung nasa puso ko, napupulsoan? Napupulsoan sir. Kasi hindi naman tayo naging ano, hindi tayo pwedeng maging plastikan. Sa opinion ko lang to, solid bumbong po. Bumbong? Oo. So sigaw ng taga Davao. Bumbong! Bumbong! Putok yan sir, putok. yung magulat. Isang mabagsakan. Boom! Bung-bung! Bung-bung-bung! Ayan. So ayan na. Anong sir? Niel Calmada po. Niel Calmada. Ayan, so mga kabayan, ito po yung mga kababayan natin, mga taga Davao. So siyempre, andito sila sa Manila.